Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kabayan. Ako po ang inyong kalingap, si Dindo Balyaw. Kumusta po kayo? Sana po ay lagi po nasa mabuting kayong kalagayan at wala pong anumang karamdaman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok, sa inyong walang sawang pagsuporta po sa aking YouTube channel. Siyempre po kay Kalingap Rab, kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito nga po mga kaibigan, no, mga kababayan. Tunghayan po natin, ito po muli ang inaabangan din, ang isa sa mga inaabangan. Bukod sa buhay ni Rina, sa buhay ni Kuya Robin, sa buhay ni Rachel, ano po, at marami pang ibang buhay na kung saan po ay patuloy po na tinutulungan ng Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang at syempre po ni Kalingap Rab. Ano po? Ito pong buhay nila Marian, ang batang ina. Sa loob sa edad po na 14 anyos ay humaharap na po sa isang hamon ng buhay na kung saan po ay dapat hindi niya pa nararanasan. Subalit ganun pa man, wala na po tayong magagawa. Nangyari na po ang dapat mangyari. Ang tangi na lamang pong magagawa natin ay ipagdasal sila. Ano po? At andiyan ang Team Kalingap na patuloy pong nakasuporta sa buhay na hinaharap po ng pamilya ni Marian, ang batang ina. So mga kaibigan, mga kababayan, ito pong part na ito, dito patungkol po kay Elmer, na kinakasama po ni Marian ay may pinagtapat po, mga kaibigan, mga kababayan. At may nalaman po tayo na ito pa lang si Elmer ay nung bata pa po siya ay naandyan na talaga sila nakatira sa ilalim ng tulay. Sabi nga po niya sa interview kay Kalingap Rab ay hindi pa po nila nararanasan yung ganung bahay na nirerentahan po ni Kalingap Rab para kila Marian. So, talaga ito po yung mga tinatawag natin na nasa laylayan po talaga ng lipunan. Alam niyo po, ako din po, no, yung buhay namin, no, ay talaga hong masasabi natin na lumaki rin po ako sa squatter. Ito kasi parang ano eh, nasa ilalim kasi ng tuloy, hindi ko alam kung ano matatawag doon. No? Pero ganun pa man, mga kaibigan, mga kababayan, talagang nahabag po, no? Nahabag si Kalingap Rab dito sa kalagayan po ng buhay itong pamilya po ni Elmer, no? Na kumbaga eh, parang nagiging burden niya rin po yung buhay ni Elmer na kanyang nalaman. Ano po, na itong ang pinatapat ni Elmer. Na kung saan, mga kaibigan, eh siyam. No, siyam yung silang magkakapatid. Grabe, mga kaibigan, mga kababayan, no? Siyam silang magkakapatid, panglima siya. Tapos, sabi nga ni Vincent Calyada, no? Kahit ako rin eh, sa sarili, saglit lang ba? Pag, kumbaga eh, tayo eh, nag-iisip na, kumbaga eh, ayaw, ako ha, sa akin ha, na pagdating sa anak eh, nagiging maingat ako kung, alam nyo yun, kung, kaya ba natin buhayin? May papakain ba tayo? Meron ba tayong ipambibili ng pangangailangan ng ating anak? Mga ganung hong bagay na kailangang pagtrabahuhan muna, paghirapan muna para may pangbuhay sa pamilya na bubuuin po, mga kaibigan. At isa pang part dito na nagulat din ako. Nagulat ako na tinanong siya ni Kalingap Rab, bakit kumbaga eh masaya ka ba? Kumbaga, parang hindi ka ba nagsisisi, ganun, na ikaw ay may anak na sa mura mong edad. Dito kay Elmer nga. Eh, masaya naman po si Elmer. Ano? Ay, masaya naman si Elmer. Mukhang handa eh. Handa sa responsibilidad. Subalit, ganun pa man. Ano po? Para sa akin, eh napakamura pa rin nila talaga. Mura pa yung kanilang kaisipan. Kailangan nila ng maggagabay. Yan. Talagang napakabata pa ho nila, no? Kailangan ng suporta
ng komunidad, ng pamilya, ayan po, ng Kalingap. Yun po mga kaibigan, no? Dumako naman po tayo dito kay Marian, mga kaibigan. Hindi na nakapagdimpi si ano, si Kalingap Rab. Na kung saan po ay panoorin natin yung video na ito, ha, mga kaibigan, mga kababayan. Eto po. Ikaw nga na, ano, mensahe niyo po sa dalawa. Mensahe niyo po sa dalawa, ano pong pwede niyo sabihin? Sana po mag-ayos na SINDA. Dahil na po itong magpara, ano, bulak-bulta, may barkada, mga SINDA, ano, magbarkada. Dapat, at sabi ko kay Marian, mag-school lang maayos para sa kapakanan din niya yan, para sa iya. Tama. Kaya, ano, ning... mag-ayos siya sa pag-eskwela niya, tsaka ang aki. Iwasan na ninda magparabarkada. Pangit itong may mga barkadang gulpi. Yun. Napaparaot. Napapariwara, ganun. Mm-hmm. Papasama daw sa mga. Ikaw, kumusta ka? Nag-aaral ka ba? Yun, very good. Saan ka nag-aaral? Ay di, pag napasok ka yun, malapit na, nakakad na lang. Okay. Maganda talaga. Maganda tong lugar, no? Nalakad lang yung dalawa, dyan po sa Moreno. Anong grade na niya? Grade 7. Grade 7. First year high school, kung sa ano namin noon. Ikaw, grade 8? 9. Malapit na to, ilang ano na lang. Oo, masabi ko. Oo, malapit ka na. Kukunin ka namin, ano, scholar. Palapakan natin! Kunin ka! Woohoo! May lakak! Pambira to! Ulat yung bata! Kunin natin yung scholar si Marian para yung pag-aaral niya tuloy-tuloy. Ano? Saan ka maka-college? Ayan po yung aking gusto rin hong bigyan ng reaksyon ng aking opinion talaga ho ay ako'y ho'y nagagalak mga kaibigan, mga kababayan. Na yung sinasabi ko po dyan na si Kalingap Rab po sa aking thumbnail na hindi na po nakapagtimpi. Ano po? Eh yan po ay ano po no sa aking salitang kalye. Kumbaga eh hindi na siya nakapagtimpi. Sinabi niya na no talagang lahat ng pwedeng paraan no na maitutulong ng Team Kalingap ay ipagkakaloob niya po dito kay Marian dahil talaga ho yung kanyang buhay ni Marian ay masasabi po natin na hindi pa siya handa. Okay, totally hindi pa po siya handa sa ganyang sitwasyon. Napili, kumbaga ano na yan, napilitan na ho na harapin ang ganyang buhay sapagkat ayan na nga po, dumating na po sa punto na kung saan kailangan na po nila tumayo, tumindig ano bilang isang magulang sa kanilang anak, bilang isang nanay at bilang isang tatay sa kanilang anak. So, at tayo po nagpapasalamat, siyempre, dahil po naandyan po ang Team Kalingap, si Kalingap Rab, na kung saan po ay hindi niya hahayaan na sila ay magpagala-gala na lang sa lansangan ano. Kaya ho kita niyo naman ho binigyan po ng tahanan no ng pansamantalang matitirahan, hindi ho tulad doon sa ilog na napakadelikado mga kaibigan, mga kababayan. At siyempre, may baby. Yun ang importante, yung baby po kasi mga kaibigan, mga kababayan, na talaga hong kailangan maalis sila doon. Kasi hindi safe, hindi maganda sa kalusugan yung lugar. Ano? Especially sa bata po. Ano mga kaibigan? Tapos mga kaibigan, dagdag ko pa, ano, mga kababayan, mga Kalingap. Yung sinabi rin ni Kalingap Rab dito kay Elmer, na tigilan mo na. Ano po ba yung sinasabi ni Kalingap Rab na yun? No, kung atin hong napanood yung buong video na yan. Sabi ni Kalingap Rab dyan, kung meron kang video, kung meron kang bisyo, ano ba yung mga bisyo na yan? Tropa na hindi magaganda. Para sa akin yan, tropa na hindi magagandang impluensya sa'yo, tigilan mo na yan. Bisyo, ano yan, bisyo? Yung basic na bisyo, pag-inom ng alak sa murang edad, alisin mo na yan. Tapos, paninigarilyo, at baka humantong pa sa malalim na bisyo. Alam nyo na po yun at hindi ko na ho babanggitin. Ano? Ayan.
So, ngayon pa lang, ano, kung napapanood mo to, Elmer at Marian, makinig sa mga nakatatanda, makinig dahil sila ay may mas matinding eksperyensya o experience pagdating sa buhay pamilya. Matutong sumunod, ano, kahit ayaw ninyo, pero kung para sa inyo at makakabuti sa inyo, ayan, sundin ninyo ang payo ng mga matatanda, ng inyong magulang, o kung sino mang nagpapayo sa inyo, ng mga tao, basta makakabuti sa inyo at sa inyong anak, yan, sundin nyo yan. Huwag kayong magiging rebelde, kayong magiging rebellious. Okay? Magpasubmit kayo. Okay? Parang sa ganon, ang inyong buhay ay maaluwan. No? Ang inyong buhay ay maging masagana dito sa lupang ito. Dahil ang mga mabubuting anak, ang mga masunurin na anak, ang mga rumirespeto sa magulang, ang mga hindi pasaway, ano, ay may gantimpala yan sa Panginoon na naghihintay. Okay? So, muli, mga kaibigan, mga kababayan, patuloy po nating suportahan, patuloy po nating subaybayan ang mga subject po, ang mga ginagawa po ng Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang. Suportahan po natin ang kanilang pagtulong sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan sa panahon po natin ngayon dahil mahal na nga po ang sibuyas. No connection. So, yun po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo, Dindo Balyaw. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you next time. God bless.